Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Puntahan naman natin ang report ni Chris Lucas. Nagpapasalamat na po yung mga transport groups sa pagsuspinde ng no contact apprehension policy. Narito ang detalye mula kay Chris Lucas. Yes, Chris. Nagpapasalamat ang mga transport group na tumututol sa NCAP sa naging mabilis na tugon ng Korte Suprema at naipalabas agad ang temporary restraining order kaugnay sa kontrobersyal na polisiya. Matatandaan na noong 30 ng Agosto ay nilabas ng Korte Suprema ang desisyon na pansamantalang itigil ang NCAP at iba pang mga ordinansa at aktibidad na may kinalaman dito. Ayon kay Calando Marquez ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP, nililinaw niya na hindi lubos ang kanilang pagtutol sa NCAP at kanila lamang tinututulan ng mataas at iba't ibang presyo ng singil sa parehong violation. Sabi pa niya, mayroong 68 mga bansa sa buong daigdig ang nagpapatupad ng no contact apprehension policy, ngunit sa Pilipinas lamang mayroong private concessionaire. Dagdag pa ni Marquez, hindi rin daw sila kinonsulta hinggil sa pagpapatupad ng NCAP. Ang public consultation sa aming hanay. At the same time, pag pinag-uusapan po ang penalty, dapat po dumaan po sa legislation at sisertipayan ng Department of Finance. Sino yung sinasabi kong legislation? Dapat ma-legislate po ito sa Kongreso at saka sa Senado. Dahil babayarin po natin lahat po ito. Kasama po kayo dito mga kagalanggalang kaibigan ko sa media. Ayon kay Saldi Ping Ay ng Stop and Go Coalition, kanyang tinitiyak na may NCAP o wala, ang kanilang mga driver ay mananatiling disiplinado sa kalsada upang makaiwas sa matataas na singil ng LGU sa bawat traffic violations. Oh, kahit walang NCAP sa aming grupo, mananatili yung disiplina sa aming grupo. Kaya panawagan na namin na sana, halimbawa magkaroon naman ulit ng hearing dito sa NCAP na ito, dahil TRO pa lang naman ito, sana naman yung multa, dapat naman sana babaan. Yung makatwiral na multa, hindi yung labis-labis. Kaya sa huli, sinabi ni Marquez na habang suspendido ang pagpapatupad ng NCAP, ay gamitin nawa ng mga LGU ang pagkakataon upang i-fine-tune ang nasabing polisiya. Kami, dahil hindi naman namin gusto ito na matigil, ang gusto namin sa mga local government na nag-implement ito, siguro i-grab na yung pagkakataon. Nakausapin kami para may fine-tuning ng maganda. Hindi kami nagdudurong-dunungan sa kanila. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Thank you, Chris. Sa ulat na yan, of course, nagdidiwang siyempre yung mga motorista, mga operators po ng taxi sa pagkakasuspindihon ng Supreme Court through TRO dyan po sa kontrobersiya o kontrobersyal na NCAP, no contact apprehension policy, dahil sobrang nga naman talaga ang laki ng mga ipinapataw na multa na makakaapekto ho sa kabuhayan ng marami, especially ng mga chauffeur.